Ano? Tinanong mo ba asawa mo tungkol sa nalulugi niyang negosyo? O tama ang hinala ko, di ba? Niloloko ka lang na asawa mong yan? Ay, ang swerte ko talaga sa'yo. Kasi palagi kayo nandyan para sa'kin. Grabe yung concern nyo, di ba? Pero na-explain na po sa'kin ni Jared lahat. Fake news po na pabagsak na yung negosyo nila. Ibig sabihin, hindi niyo po ako niloloko. Gigi, naniwala ka kaagad sa asawa mo? Kasi, Nay, kung talagang pabagsak na yung negosyo nila, edi sana hindi po siya mapipicture na isa sa pinakamayamang negosyante sa buong Pilipinas. Magising ka na nga sa katotohanan. Maniwala ka sa sinasabi ko. Ay, nakikinig naman po ako sa inyo, pero sana pakinggan din po natin yung side ni Jared. Kasi yun naman po yung tama, di ba? Isa pa na kung talagang niloloko niya ako, hindi niya ako pakakasalan. Mas kinakampihan mo ang asawa mo kaysa sa akin? Mas naniniwala ka sa mga sinasabi niya kaysa sa sarili mong ina? Anak, hindi porke pinakasalan ka niya ay totoo na siya sa'yo, ha? Manluloko niya ang asawa mo. Peperahan ka lang yan, pati mga kaibigan niya. Ay, imposible nga ho yun. Imposible yun. Kasi baka nga 10 times to the third power pa yung yaman nila kaysa sa atin, eh. Nay, kung gusto mo mapanatag yung loob nyo, pwede ko na makausapin si Jared, eh, para suyuin ka niya. Alam mo yun? Hindi ko na alam yung gagawin ko, eh. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo? Nay, kasi ang kulit-kulit nyo, hindi nyo ako pinapakinggan. Kung ulit-ulit na lang tayo. Ikaw ang hindi nakikinig sa akin, G! Hindi mo ba nakikita yon? Kung ganyan ang gusto mo, mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Aalis ako! Pupunta, di ba nag-promise kayo sa akin? Sabi mo hindi mo ko iiwan, pero aalis pa rin kayo ngayon. Ayoko namang gawin to, eh. Kaya lang masakit. Masakit na nakikita ko na hinahayaan mong lokohin ka ng asawa mo at ng mga kaibigan niya. At ang mas masakit doon, wala akong magawa. Kasi ayaw mo namang maniwala sa akin, eh. Nay, saan kayo pupunta? Hindi ako matatahimik sa pag-aalala ko sa inyo kung kumain na ba kayo, kung maayos ba tinutulugan nyo, kung sino nag-aasikaso sa inyo, Nay. Please naman. Hindi sa akin mahalaga lahat ito. Yung magandang bahay, masasarap na pagkain. Nabuhay naman tayo ng simple noon, Gigi, ah. Ang importante sa akin, nakikinig ka at naniniwala sa mga sinasabi ko. Pero mukhang hindi na mangyayari yun, eh. Dahil pinili mo na si Jared. Ay. Ay naman, pag-usapan na lang natin to. Huwag naman kayong umalis, Nay. Ay naman.